Nung ako'y sabadista pa, minahal ko ang aking relihiyong Seventh-day Adventist kasi diyan ang galing ang aking mga ninuno eh. Seventh-day Adventist ang relihiyon nila hanggang ngayon eh. Pinagtanggol ko yung sabadista sa mga classmate ko. Kaya minsan ang tawag sa mga classmate ko sa akin noon, Pastor. Kasi pinagtanggol ko yung Seventh-day Adventist, kumakanta ako sa mga fellowship. Nagiging kawan ng kordero ako dyan sa... What? What are you doing? Nung napakinggan ko, aksidente si Brad Ile. Kasi sa amin noon, si Brad Ile, pag binanggit niyang Ile Soriano, paninira agad ang bumakat sa isip kasi nakabrinwas ang pangalan ni Brad Ile sa mga relihiyon. Ang mga pastor kasi nambibrinwas sa mga membro. Ah, si Ile Soriano, huwag kayong makinig dyan. Bading yan. What? Kidnapping yan, drug lord yan. I'm sorry, what? Maraming rapist yan. What's a purpose? Kaya baliwala sa amin si Brad Ile, hindi kami kasi brainwash kami. Mini-mental block kami para wag makapakinig kay Brad Ile Soriano. Nung aksidenteng nainip ako sa radyo, napakinggan ko bigla ang pangangaral ni Brad Ile, 2005. Pinakinggan ko, kinukumpir ko, binuksan, isinantabi ko muna yung mga paninira kay Brad Ile. Nung napakinggan ko si Brad Ile, naikumpir ko yung aking reliyon. Ba, doon pala, napakalaking mali. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Isa sa nakita kong pagkakamali ng sabadista, kung mangaral sila, may dumadaloy na bank account, BPI, BDO. Metro Bank, current account number. 0073-71-52-02-40. Abali Pampanga Branch. About name, Eliseo F. Soriano. Eliseo F. Soriano. Uliti ko po, Metro Bank current account number 0073-71-52-02-40. Lalo na ngayon, may mga GCash diyan, dumadaloy. Sabi ko, ito yung katuparan. Sinabi ni Brad Ile, kinakalakal, bawal ikalakal ang salita ng Diyos. Ano, kinakalakal nila sa ang salita ng Diyos. O, pag-isipan niyo mga kapatid, ha, baka gusto niyo ako tulungan. 20 milyon. Gusto niyo, magtututuro ako ng tigisigisang milyon, 20 tao. Meron eh. 1 milyon kay kapatid na sali. O. Amen! Yan yung bawal sa Biblia. Nung nakita ko, bawal pala sa Biblia, bakit kuha to ng ano, mga donasyon sa hindi naman ka pananampalataya. Paano masabi? Advance ako mag-isip. Ang nasa Biblia, bawal kumuha ng anumang tulong sa hindi ka pananampalataya pagdating sa relihiyon. Advance ako mag-isip. Ito, humingi, dumadalo yung bank account, dumadalo yung GCash, dumadalo yung BDO. Oh. Pag nakita nyong marilion na may dumadalo yung mga bank account, huwag kayong magbibigay. Kasi isa yan sa pastor na walang kabusugan, mga aso yan. 1 milyon kay kapatid na B. Matatakaw na kahit sino hiningian. 1 milyon kay kapatid na Celso. Kaya sa ang dating daan, turuan ka muna ng maghanap buhay. 5 milyon kay kapatid na Alfred. Ilan na yun? Wala na! Tawo kalahati na! 1 milyon kay kapatid na Lawrence. Oh, ilan na? 9 na! 1 milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? 10 lang. Tamo, dali. Eh, sa sabadista, dumadalo yung bank account. Kuha. Kuha ng pira. Walang pakialam kung saan galing yung pira.
na itinulong sa kanila. Walang ganun, Mars. Talaga si Mars. Advance ako mag-isip. Meron pa ako nakita nung araw, ano? Kung kahit ko lang sa inyo, wala naman siya rito na ngayon eh. Kutas sa pasalamat. Siguro ang baon niya 5,000. 5,000 baon niya sa pasalamat. Nakakotsis siya. Nung mabuksan-buksan ko yung abuloy, 100. Ba? 5,000 yung lalamunin niya. Para sa gawain ng Diyos, 100. Kung ang kapatid nagtitiwala sa mga aral, magbibigay higit sa makakaya niya. Sukdang ipangutang niya yan. Kahit na ipangutang pa niya, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag lumalapit na sa kanya ng personal ang kanyang mga aral. Diba? Sukdang ipangutang niya yan. Kahit na ipangutang pa niya, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag lumalapit na sa kanya ng personal ang kanyang mga aral. Diba? Ikaw ang lapitan ka ng mga aral mo. Personal, lapitan ka at kausapin ka. Hingan ka ng tulong. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos at nagtitiwala ka sa mga aral, tatanggihan mo? Yan ang gagawa ka, tatanggihan mo? Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Para patunayan ko sa inyo ang mabuting layunin ng aming kalooban, ako hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Nakikiusap ako ang pagsanla tayo, babayaran pa namin. Then aanin mo yan, madadala mo ba yan sa langit? Meron na nagpapasalamat eh. Nakabenta ng lupa, kulang na 1,000,000 eh. Nagpasalamat, 10,000 ang umiabot eh. Kaya dito sa ang dating daan, napakaganda ang aral. Buo. Huh? Ha? Naiwan ngayon itong alagad na nakahubot-hubad, na nakakumot. Eh nung siya ngayon ang tatakpin ng mga ano, siya ngayon ang tatakpin, hindi si Kristo tatakpin, siya ang hinahabol. Ang ginawa ng alagad, itong nakakumot na hubot-hubad, nagpupumiglas, iniwan yung kumot, nagtatakbo ng hubot-hubad. Sino yon? Si Marcos po yon. Si Marcos yon. Si Marcos mga kapatid, alagad. Oh, yung sinasabi ngayon, iniwan siya ng lahat at tumakas. Sino tumakas? Mga alagad, lahat tumakas. Hindi, si Marcos na iwan, si Pedro sumusunod ng palihim. Wow. Mayroon pang isang intervening factor dyan eh. May isang binatang hubot-hubad. Mm-hmm. No? Apo. Na itong binatang hubot-hubot na ito, sumunod kay Kristo. Apo. Ha? Mm-hmm. Eh ngayon, ginawa nitong mga dadakip, hinawakan ngayon itong binatang hubot-hubot, siya ngayon ang dinakip. Apo. Uh-huh. Eh alam mo nangyari? Ano po? Nakatakas, iniwanan na yung kumot, nagtatakbo na lang hubot-hubot. Ayan. At sakalang, ultimately, sakalang dinala si Kristo. Apo. Kaya marami ng pangyayaring na naganap. Uh-huh. O, yan ay natupad. Para matupad ang kasulatan, iniwan siya ng lahat. Ano? Pero alam mo bang merong hindi nag-iwan sa kanya, kapatid na Willie? Sino po? Si Pedro! Huh? Hindi naman nagsinta kasi. Si Pedro, lumayo-layo lang naman na konti, pero sumunod pa rin. Sa Church of God, buo. Ang mga salita ng Diyos, itinurong buo. Ayun, tuloy po sa 51 at 32. Sino po yung binata doon na ano? At sinundan siya ng isang binata? Pakibasa. 51. Basa. At sinusundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. At hinawakan nila siya. Tatapwat kanyang binipiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Sino po yan? Sino po yan? Medyo may diferensya po yan. Baka iniisip niyo ba isa sa alagad? Kala ko si Judas. Ah, hindi po. Hindi. May diferensya po yun. Bro! Listen, look, and listen, and learn!